Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Paghahandog ng mga bata. O Kristong aming Hari, sa unang pagdalaw na ito, naririto kami upang ihandog sa iyo ang mga bata ng parokya, na kasama ng mga magulang ay iyong minamahal at inaalagaan. Tanggapin mo kami, O Panginoon, tulad noong minsang tinanggap mo ang lahat ng mga bata nang sila ay magtipon sa iyo. At tinuruan mo sila upang ikaw ay ibigin ng buo nilang puso at buhay. Hinihiling namin ito sa iyong ngalan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ngayon ang bili ng Panginoon sa kabataan at ang kanilang paghahandog. Ito po'y gagampanan ni Benedict Cado. Ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Kawikain. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong limutin. Lahat ng aking utos sa isip mo'y itanim upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Panalangin at katapatay huwag mong talikdan. Ikuwintas mo sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa ganoy, sa iyo'y ay malulugod ang itong Diyos. Maging mabuti sa paningin ng sansinukob. Sa Panginoon ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan.
Aking anak, saway ng puon ay huwag mananatili. Kung ikay itutuwid, huwag mababagot mandiin. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinutumpak ng daan at ang anak ay minamahal, sinasaway ng magulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paghahandog ng kabataan. O Panginoon, Panginoong Hari ng Sanlibutan, narito kami upang ihandog sa inyo ang lahat ng kabataan ng parokya. Tanggapin mo kami, Panginoon, bilang ampong anak ng inyong ama sa binyag. Gabayan mo ang lahat ng aming adhikain at ilayo kami sa kasalanan. Ikaw nawa ang aming mahalin at kilalanin, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Pakinggan natin ngayon ang paghahabili ni Jesus sa kanyang ina kay San Juan na kinakatawan nating lahat. At ang paghahandog po ng kababaihan ay gagampanan ni Ate Estre Figueroa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At ang sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Paghahandog ng kababaihan. O Hesus na aming Panginoon, na ipinaglihi sa sinapupunan ng isang babae, ang lalong dakila at kaibig-ibig sa lahat ng mga babae, mangyari nawang tanggapin mo ang handog nito namin upang kami maging halimbawa at matulad sa mahal mong ina. Ngayon ay lumalapit kami sa mahal mong puso upang kami ay mapalapit sa mahal mong ina. Tanggapin mo ang lahat ng mga babaeng naririto ngayon at nawa ang pag-ibig namin sa iyo ay umabong sa bawat araw. Inihiling namin ito sa iyong pangalan. Magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pakinggan natin ngayon ang aral ng Diyos mula kay San Pablo ukol sa kalalakihan. At ang paghahandog po ng kalalakihan ay gagampanan ni Mike Carey.
Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga sa Diyos matapos alisin, linisin sa pamamagitan ng tubig at ang salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon, aming manunubos, tanggapin mo ang paghahandog ng lahat ng mga lalaki sa parokya at lahat ng nagkakatipon-tipon sa inyong paanan ngayong araw na ito. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng naibigin at paglingkuran ka ng buong katapatan tulad ng mga tunay na Kristiyano. Hinihiling namin ito sa iyong pangalang magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pakinggan natin ngayon pag-aalay ng mga pari, reliyoso at seminarista. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang kumakain ng aking naman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking naman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking naman ay nananahan sa akin at ako sa kaniya. Gayun din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng iyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Jesus, ang mga pari, reliyoso at seminarista sa bansa ay naghahandog ng kanilang sarili sa iyo. Lahat ng iyong itinatalaga upang maglingkod sa tanging paraan sa iyong dambana. O Jesus, tanggapin mo ang pag-ibig ng lahat ng mga pari, mga reliyoso at seminarista, at ipagkaloob mo na kami ay managana sa pag-ibig sa iyo
na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ng karyan mo sa tinadobo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami itayin tulad sa tukso at ipagadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kapatid, dumating na tayo sa wakas ng ating pagpaparangal sa Panginoong Hari ng Sandibutan. Sa wakas ng ating pagdiriwang, dumalangin tayo para sa kapayapaan, lalo na sa ating bansa, at ialay ang buo nating angkan sa parokya ni San Pedro Apostol dito sa Tungkung Mangga sa Panginoong Hari ng Sandibutan. Paghandog kay Kristong Hari, Jesus ng maibigin, tagapagligtas namin, inihahandog namin sa iyo ang buong buhay ng mga namamanatang nakaluhod sa iyong harapan sa pagtatalaga ng sarili sa puso mong mahal. Kapuri-puri ka, Hari naming mahal. Kaawaan mo ang mga hindi pa nakakakilala at tumatanggi sa iyong pagsinta, sa iyong pag-ibig, akitin mo sila. Kapuri-puri ka, Hari naming mahal. Maghari ka sa lahat ng tapat sa iyo at hindi sa mga taksil na tao. Ang mga alibugang anak ay iyong akayin pabalik sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Kapuri-puri ka, Hari naming mahal. Pagkalooban mo ng katarungan at kaayusan ang lahat ng bansa sa sanlibutan, pagindapatin mong lahat ay magpahayag, mabuhay ang pusong sa amin nagdiktas, siyang purihin at ipagdangal, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Binigyan mo sila ng pagkain galing sa langit. At bukal ng lahat ng kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, pamagitan ng mahiwagang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong bugtong na anak, iniligtas mo ang tao. Lipos ng pagtitiwala naming ipinahahayag ang hiwagang ito sa pamagitan ng Eukaristiya. Tulungan mong maranasan namin ang ginawa mong pagsakop alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. At santo ngalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang lubhang napakahalagang dugo. Purihin si Jesu Cristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Mariyang kabanal-banalan. Purihin ang banal at dinarungisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang malawalhating pag-akyat sa langit sa Kanya. Purihin ang ngala ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose na kanyang kalinis-dinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga banal. Magsiupo po. Thank you.